Hi guys! Welcome again sa aking vlog. So, samahan niyo ako ngayon guys at pupunta tayo sa presentation ng aming barangay, Barangay San Nicolas. So, bali may pakonte sila doon na pinamagatang ecological and solid waste. So, kalahating milyon lang naman yung premium nun guys. So, ayan, nandito na ako at yan, bubungad sa inyo. Pagpasok nyo pala, bubungad yung hinog na papaya. Ayan. Ayan, at makikita nyo pa dyan, maraming mga pananim may sa garden. Ayan, merong pechay. Ayan, may talbos ng kamote. Merong mga talong. Okla, kasi nga ecological. Ayan, so, ayan ako guys. So nga pala, naimbitahan ako dyan kasi isa akong kawani ng solo parent. Ay, solo parent, ayan. So, yung presidente namin na nag-invite siya ng 10 solo parent, kaya nasama ako. So, ayan, nandiyan ako. So, bale, ang ano nila, ang tema ng pa-contest na yan ay tungkol sa yung mga basura na pwede pang i-recycle. At ayan nga yung mga pag-garden, ayan yung aming presidente. Ayan, nag-picture taking kami para sa ano, para may proof. Ayan. So, maliliit pa yung ibang petsa, ayan, manilagyan pa ng kulambo. Ayan. Shoutout nga pala sa nag-alaga niyan. So, hindi ko alam yung pangalan, yung in-charge diyan. So, ayan guys, nililibot-libot nila yung garden. Ayan. At hindi lang din solo parent yung inimbitahan nila. Meron ding PWD, senior citizen, may BHW, merong mga tanod, may SK. Basta yung mga ano, mga samahan ng barangay. Andiyan dyan, and kompleto din yung mga kagawad. So, ayun na nga guys, ang sabi ko kanina, kapag nanalo ang Barangay San Nicolas, ay magkakaroon lang naman ng tumataginting na kalahating milyon ng mapapanalunan. So, kanina akala ko joke-joke lang. So, nung narinig ko na talaga dun sa mismong evaluator, totoo nga pala na kalahating milyon. Pero, mapupunta daw yon sa mga equipment na gagamitin dyan din sa ganyang project, hindi po sa iba-ibang project. Mga equipment or mga kung ano-ano man ang pwedeng paggamitan, hindi pwede sa iba. Yan. So, nakikita nyo yung mga flower base, tsaka yung mga 1.5 na mga hindi na ginagamit. So, nilalagyan nila ng design, nilalagyan nila ng pintura, ayan, para pagtaniman ng mga halaman. So, in short, nire-recycle nila yung mga pwede pang mapakinabangan. Pati yung mga straw, yung ano ng soft drinks, yun ginagawa nilang wallet, bag. So, ayan yung mga bisita. Ayan. Tsaka yung ano, yung balat ng itlog, pinipinturahan nila yun para pang design sa halaman guys. So, ayun. Imbis na itapon yung mga bote, eh kinokollect nila para mapakinabangan. Ayan, kagaya nga rin nung ano, gulong, yung gulong na hindi na ginagamit doon. So, ayun guys. Ayan. Ayan uli yung papaya. Ang sarap-sarap. Sarap mamitas. So, ayun, sa puntong yan, ay hinihintay pa namin dumating yung mga bisita, mga mag-evaluate. Ayan. Shout out po sa nag-alaga at nag-maintain po niyang garden na yan. At ng place na yan ay good job po sa iyo. Ayan. Sana pagdating ng judgment ay manalo po ang Barangay San Nicolas. At shout out din sa lahat ng kagawad at kapitan ng Barangay San Nicolas, sa mga masisipag at mababait na mga kagawad at kapitan. Ayan. So, ayan po yung sinasabi ko na ginagawa nilang flower base, yung bote ng 1.5 na coke. Ayan, ginagawang bags. Ayan, di ba may mga design, ginagawang wallet. Ayan. Yung mga sako, hindi itatapon. Ayan. And napaka-creative po talaga ng gumawa niyan. Ayan. Shout out sa inyo kung sino man kayo.
ang sisipag niyo po. So ayan, hinihintay pa rin namin yung evaluator. So siguro maya-maya ay darating na 'yon. Check na yung mga recycle material. So ayan, chine-check na. Good luck. Sana pumasa sa kanilang panlasa. Ayan, pinipicture-picturean na din ng mga evaluator. Segregation, meron tayo. Recycling, meron. Cleanest, gardening, composting, IEC, plan, kumpleto po dapat. So, itong first quarter natin is medyo hayahay muna tayo, no? Parang hindi naman kami hayahay, sir. Hindi, nakita ko nga parang... Hindi ko masyadong naganda. Parang hindi naman po kami hayahay. Parang nangangamoy yung kalahating milyon. Yes, thank you. Pero sa susunod po na evaluation natin, doon na mangunguto itong ating mga evaluator, no? Titignan na yung ating mga kalye kung talagang malinis, spotless siya. Tapos, random interview sa mga ating kabarangay kung alam ba nila yung 9003. So may masalubong po ang evaluator dyan. Alam niyo po ba kung ano yung 9003? Pag alam nila, 1-1-3. Operate na po. Meron na pong nakatalaga na gwardiya. At ang DA, nag-inayos na rin sila paano kunin yung mga atong gala. Yung kung hindi matutubos na aso, ipapa-adapt. Isang requirement ng mag-a-adapt yung meron kang blowtorch. No? Ayun, ganda yun. Wala kang blog na yun. Isang case lang na rin daw siya. Ano pa na yun? Itanong po kayo. Ayun, salamat po. Ay, ayaw mo na kayo ha? At yung ako namin, baka kayo. Thank you po! Salamat po! Thank you po! Salamat po!
Balitaan na lang kung mananalo. 500,000 daw ang panalo. So, ayun guys. Bye-bye. Thank you for watching.